tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Oh! Lunay ang kandel mo, anak! Oh! Oh, hayan, anak. Naiblo mo na ang kandila. Kain na tayo! Eh, anong kakainin natin? Wala naman akong handa. Oh, ano ba? Eh, deh itong cake na binili ko. May binili akong sachet ng juice ng mango flavor. Yun na lamang ang titimplahin ko. At may nabili rin akong yellow doon sa tindahan ni Aling Pasing. Yan na ang pagsasaluan nating dalawa. Wag na ho. Matutulog na lamang ako. Ha? Matutulog ka na? Eh, mag-aalas 7 pa lang ng gabi eh. Kaysa magkukunwari akong masaya. Gayong hindi naman. Hindi ka ba masaya sa binili kong cake para sa'yo, anak? Ano? At inaasahan niyo pala na magiging masaya ko sa napakaliit na cake na yan? Ay, ito lamang kasi ang nakayanan ko, anak eh. Eh, bakit? Sinabi ko mang bibili kayo ng cake. Anak, gusto ko kasing maging masaya ang birthday mo kahit paano. Huwag na ninyong asahan pa na magiging masaya ang birthday ko dahil lagi namang ganito eh. Tuwing dumarating ang birthday ko, laging walang handa. Mabuti pa yung mga kaibigan ko eh. Marami silang handa. Eh ako, 21 na ho ako ngayon. Pero kahit kailan, hindi ko naranasan ang magkaroon ng handa. Kahit man lang sana noong dibo ho, wala rin. Tapos ngayon, pa-cake-cake pa kayo. Napakaliit naman. Ay, pasensya ka na, anak. Mas inuna ko kasi kung ano talagang kailangan natin eh. Lalo-lalo ko na. Mas inuuna nyo pa kasi ang mga kailangan natin. Diyan na nga kayo! Anak, saan ka pupunta? Di saan pa? Sa mga kaibigan ko! Sandali lang! Vivian! Bumalik ka dito! Vivian! Anong nakain mo? Naligaw ka yata ah. Nakakainis kasi si inay. Wala nang alam gawin, kundi sirmunan ako. Ikaw naman kasi, ang aga-aga mong umuwi sa bahay ninyo. Bilib nga ako sa'yo eh. Seryoso ka sa pag-aaral mo eh. Wala rin patutunguhan ang pag-aaral na yan dahil mag-aasawa ka naman. Ang sinasabi kasi ni inay, ang pag-aaral ko daw ang maghahango sa amin sa kahirapan. Oh, naniwala ka naman. Eh, bakit ang ate ko? Nakapagtapos siya ng commerce. Oh, anong bagsak niya? Nag-aalaga lang ng anak niya. At yung hipag ko naman, graduate siya ng engineering. Oh, anong trabaho ngayon? Driver lang sa Saudi. Oh, asan ang sinasabi nilang pag natapos sila eh, maganda ang kanilang kinabukasan? Aber? Oo nga eh. Kaya nga ako, nainis ako kay inay eh. Pinagpipilitang tapusin ko ang kolehiyo. Alam mo, sa ganda mong yan, kahit hindi ka na mag-aral, ayos lang. Dahil sa ganda mong yan, nako, maraming manliligaw sa'yo. O baka meron pang mga mayayaman dyan na manliligaw sa'yo. Kaya bakit ka pa mag-aaral kung mag-aasawa ka rin lang? Ah, ang mabuti pa, halika, sumama ka sa akin. Magsisimula tayong maghahanap ng mayamang manliligaw. Halika! Music.
Ano bang ginagawa mo dyan? Hindi mo man lang ako matulungan sa ginagawa ko. Bumaba ka na nga. At isang pa yung muna yung nilaban ko. At medyo sumasakit na naman ang balikat ko eh. Sige na, anak. Isampay mo yung nilabhan ko. Isampay ang nilabhan nyo? Bakit kasi? Inuwi nyo pa yan. Ilabanda ninyo yan eh, sa kabilang bahay. Oo. Pawin na ako nang ihabol sa akin ni Mrs. Vasquez. Yung isang basket nilang marumi. Kaya, inuwi ko na lang. Eh, bakit kasi? Nag-uwi kayo dito ng labahan. Magkukonsum mo na naman kayo ng tubig yan eh. Hayaan mo at kunti lang naman yun eh. Sige na. Bumaba ka na at nang maisampay mo na ang nilabhan ko. Mamaya na ho! Cellphone na naman ang inaatupag mo eh. Wala ka na bang ibang alam gawin, kundi ang magpindot ng magpindot sa cellphone na yan. Eh, may sinasabi lang ako sa kaklase ko, inay. Kaklase. Baka nakikipagligawan ka na dyan. Binabalaan kita. Patitigyan kita sa pag-aaral mo. Kung mabalitaan kung may nobyo ka na. Ang saya sa inyo pala dito. Ang saya-saya ninyo. Hindi ba masaya dito? Oo nga eh. Happy birthday. Sila ba ang mga kaibigan mo? Oo. Inom na tayo. Mga kaibigan ko silang lahat. Mga katropa. Yes. Ipinapakilala ko sa inyo si Vivian, ang kaibigan ko. Hello, Vivian. Hi, Vivian. Kaibigan mo. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Bye. Hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Magiging masaya ang birthday mo dito, Vivian. Kompletong barkada. Tingin ko nga, ang saya-saya ninyo eh. Wala na kayong ibang ginawa kundi magbiruan at magtawanan. Ganyan talagang tropa. Wala naman kasi. Masyado kang makaluma. Ano bang ginagawa niyo? Hindi ka sumasama sa amin. Yan tuloy. Marami ka nang namimiss na happening ng barkada. Pamaano naman kasi si inay. Napaka-istrikto. Ang gusto niya, bahay-eskwela lamang ako. Naku, Vivian. Ilang taon ka na? Marami ka nang nasayang na taon na dapat ay nagpapakasaya ka. Tingnan mo ko. Pareho lamang ang edad natin. Pero marami na akong naranasan sa buhay. Di katulad mo. Hanggang manood lamang ng TV ang ginagawa mo. Tama si Nita, Vivian. Marami na siyang experience pero kung makikisama ka sa barkada namin, mararanasan mo rin ang mga nararanasan ng kaibigan mong si Rita. Di ba, makasama? Ay, tama. Oo. Maparet, tagay muna para pag-welcome natin sa bago nating katrupang si Vivian. Kaya tagay muna. Bakit ngayon ka lang? Kanina ko pa napadaan yung kaklase mo ah. Pwede ba, inay? Kung tatalakan nyo lang ako, ipagpabukas nyo na yan dahil linantok na ako. Saan ka ba galing? Hindi ka naman ginagawin ng uwi ng tulad nito ah. Inay, ano ba naman kayo? Birth na birthday ko eh, tinatalakan nyo ako. Uwi ba ito ng matinong babae ha? Teka nga muna. Amoy alak ka ah. Uminom ka ba ng alak? Ano naman ang masama? Birthday ko naman. Sige, papasok na ako sa kwarto ko. Sandali lang, Vivian. Kinakausap pa kita. Vivian! Thank you.
Ano? Uuwi ka pa? Abay, gabi na ah. Eh baka kasi naghihintay na si inay sa bahay. Magagalitan na naman ako noon. Eh problema ba yun? Di sabihin mo na marami kang project sa school. Bukas ka na umuwi. Dahil dadaan dito ang tropa ngayon. Dadaanan nila ako. Kaya sasama kita. Tropa mo? Anong tropa yan? Eh tropa. Yung grupo. Kumbaga sa sundalo eh, grupo ng mga sundalo. Parang ganun. Ibig sabihin, yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Eskwilahan lang at bahay ang pinupuntahan mo, kaya wala kang alam pati sa mga terminong bago. Eh si inay kasi ang iniisip ko. Ang daming pinapagawa sa akin. Maraming pinapagawa sa'yo kasi nakikita ka niya sa bahay niyo. Pero kung wala ka sa bahay, naku, mapipilitang gagawin ng nanay mo ang iuutos niya sana sa'yo. Kaya dito ka muna sa bahay para makasama ka ng tropa. Marami kang makikitang mga gwapo doon. At mga mayayaman pa ang iba sa kanila. Kaya sumama ka na. Saan ka ba nagpunta kagabi, ha? Amoy alak ka nang umuwi. Pwede ho ba, inay? Kumakain ako eh. Sinisirmunan niyo naman ako eh, hindi inay. Kita sinisirmunan. Inaalam ko lamang kung saan ka galing kagabi. At ginabi ka nang uwi. Amoy alak ka pa. Birthday ko ho, hindi ba? Hindi porket birthday mo eh. Aalis ka na ng bahay. Eh, anong gagawin ko dito sa bahay? Ikukulong ninyo? Inay, gusto ko lamang sumaya ang birthday ko. Kaya umalis ako. Dahil lamang ba sa wala kang handa sa birthday mo? Kaya hinahanap mo sa labas ang kasiyahan mo? Bakit, inay? Masama ho ba kung hahanapin ko kung saan ako masaya? Magkasama tayo. Hindi ba dapat na maging masaya ka dahil magkasama naman tayo? Ilang taon na tayo nagsasama, inay. Hindi ba pwedeng sa iba ko naman hanapin ang kaligayahan ko? Pero anak, hindi ka pa tapos ng iyong pag-aaral. Hindi ba't paulit-ulit kong sinasabi sa'yo? Magtapos ka muna ng pag-aaral mo. At saka pagtapos ka na ng pag-aaral mo, ay saka mo gawin kung ano ang gusto mo. Inay, gusto ko lamang maging masaya ang birthday ko. Hindi ko naman sinasabing huwag kang magsaya eh. Ang akin lamang ay magtapos ka muna ng pag-aaral. Mabuti pa yung mga kaibigan ko eh. Ginawang masaya ang birthday ko. Anak, kailangan kong unahin kung ano ang mahalaga. Dahil kakarampot lang ang kinikita ko sa paglalabada. Eh ano ba naman yung kahit minsan lang yung maghanda tayo sa birthday ko para imbitahan ko yung mga kaibigan ko. Pero anong ginagawa ninyo? Sa tuwing birthday ko, wala handa. Kaya manungkot! Kailangan kong unahin ang pangmatrikula mo, anak. Dahil kung hindi... Kung pinoproblema ninyo ang pag-aaral ko, pes, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, ayoko nang mag-aral. Ayoko na, inay! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Dito pala yung sinasabi ni Boyet, ha? Kung nga pala si Paolo, Apoldo pala. Apoldo Sacramento. Anak ng may-ari ng malaking kumpanya. Ako naman si Rita. At si Vivian naman, kaibigan ko. Vivian. Ang ganda-gandang pangalan. Hindi ko alam na panay pala magaganda yung magiging tropa sa grupong ito. Kamusta ka na, Vivian? Mabuti naman. Dito lang mo tayo sa sulok na ito.
Abay, baka gusto ninyong sumama sa akin. Gasolinanin niyo yung sasakyan ko. Makakarating na tayo kahit saan. Bakit kami pang maggagasolina ng sasakyan mo? Isasakyan mo naman yan, hindi ba? Para man patas tayo. Sasakyan mo lang gagamitin natin, basta gasolina lang, yun lang. Oh, ano mga katropa? Payag ba kayo na gasolinahan natin ang sasakyan ni Poldo? Ginabi ka yata ng uwi kagabi, Vivian? Kasi Nay, may group study kami. Kailangan pag-aralan namin mabuti yung aralin namin dahil ang grupo namin ang nakatoka na magtuturo sa klase namin bukas. Mabuti naman kung ganun. Dahil huling taon mo na ito sa, at graduate ka na. Siya nga pala. Bihira ka nang makitang nagdadala ng notebook ha. Pumapasok ka ba talaga sa school? Inay, nag-OJT na ho ako at dadalawa na lamang na subject ang pinapasukan ko. Mag-aral kang mabuti. Huwag kang makikipagbarkada at lalong huwag ka munang makikipagligawan nang matapos ka. Hindi ka matatapos ng kurso mo para walang makahadlang sa'yo sa pag-aaral mo kung makikipagligawan ka na. Sinabi ko na darating ka sa araw na ito eh. Pwede ba namang hindi ako pupunta dito? Inoong karawan ko, kumpleto kayo ng barkada. So ngayon, gusto mong bumawi, ganun ba? Oo naman! Ano ba yung dala mo? Siyempre, pulutan! Bakit hindi mo tingnan? Tingnan mo at nang makita mo! Ito. Crispy pata! Wow! Crispy pata yata ito ah. Saan mo pa kinuha yung crispy pata? Saan ba? Saan pa? Di binili ko para naman makabawi ako kasi lagi naman akong nililibre ninyo. At dahil dyan, ako naman yata ang magre-ribi ngayon. Sagot ko ang 5 bote ng long neck. Ayan, katropa! Hindi lagi tayo ang nagpapainom, kundi siya na rin ang magpapainom sa atin. Ano bang ginagawa natin? Saan hahantong ang pagkikipagbarkada ni Vivian? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo
ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw.